Yo guys, welcome back sa ating channel. So sa video na ito, nandito ako sa Fiona's Farm. So i-bike check na natin yung Mountain Peak Striker. So kung trip mo yan, tara! Yun, game. Umpisa natin agad sa drivetrain, no? Mountain Peak Striker ang drivetrain nito, kuy, sa naka-Shimano. Shimano Sora na, yan. So, Shimano Sora yung kanyang RD. Shimano Sora yung kanyang front derailleur. At saka, Shimano Sora rin yung kanyang STI. Tapos, kuy, ang speed nito ay 9 speed, no? 11, yung pinakamaliit. Tapos, 28 naman yung pinakamalaki. Tapos dito sa kanyang crank, ayan, ang crank niya is 50-34. So ang setup nito is 2x9. Tapos ang hindi nila ginawang Shimano Sora na rin yung crankset eh, pero ang nilagay nila dito is yung Pro Wheel Ounce. Ayan. Tapos dito sa kanyang rims, ang kanyang rims ay alloy, no, from Branta. Ayan. Rims. Tapos yung nilagay nila na tires is Chinese brand siya, so not well known brand. Dito sila yung part na nagtipid sila Mountain Peak Striker dun sa tires, no. So eventually siguro isa to sa mga pinakaunang papalitan yung tires. Tapos yung size ng tires niya, kuys, ayan, makikita nyo dyan, 700x25C, you know? So made in China yung tires niya na hindi well known. Tapos, dito tayo, mostly ng kanyang mga components, kuys, ay generic from Mountain Peak. So, itong kanyang saddle, ayan, yung kanyang seat post, ayan, puro Mountain Peak yan. Tapos, dito pala, dito tayo sa, ano, sa kanyang cockpit, no, ang stem nito is from Branta din, Branta, ayan, Branta. Tapos, yung kanyang drop bar or handlebar is from Branta rin. Ang kinagandahan nito, ang nagustuhan ko naman dito is ito na yung mga merong palm rest, no? So medyo pa horizontal na yan, hindi na yung pabilog. Tapos saan pa ba? Kuys, ito rin ay naka disc brake na, no? Pero dun sa actual review natin, sasabing ko na hindi yan talaga ganun ka reliable, medyo mahina siya kahit na disc brake, no? So i-check natin kung ano bang brand ng disc brake na to. Wala rin siya nakalagay na brand ng disc brake. Yun din siguro yung reason kung bakit mahina yung braking performance nito ni Mountain Peak Striker nung stock stock brakes. Tapos ang combination ng frame nito, kuys, ay alloy pa rin, no? Hindi to carbon, so alloy pa rin tong fork niya. So alloy din tong kanyang frame. Ayan. So konting design check tayo dito sa kanyang top tube. Merong nakalagay na branding na Striker. Ayan. Dito naman is internal cable routing yung nakalagay niya. So lahat ng mga cables niya ay dito pumapasok, which is maganda, no? Ito yung isa sa mga design na nagandahan talaga ako yung Mountain Peak Striker. Yung iba kasi dito nila binubutasan. So ang ginawa ni Mountain Peak Striker, meron siyang parang panel dito. Tapos dun lahat pumapasok nung mga cables. Tapos meron din tong dalawang lagayan ng battle cage. Ayan, isa lang nilagay ko, pero meron pa siya dito. No? Pakaganda, no? Design wise, sobrang ganda talaga ni Mountain Peak Striker. Dito, guys, meron nakalagay yung size. So dito yung size ng gulong, 700. Yung overall size ng frame, which is medium 48. Hindi ko sure yung ano, 48 tong seat tube eh. Yung mula doon sa bottom bracket hanggang dito sa ayan, sa seat tube, no? 48. Pero ito ata around 52 ata to. So hindi ko sure, pero ganun madalas yung sizing niyan ni Mountain Peak Striker. So dito rin mapapansin nyo yung very subtle na branding ni Mountain Peak. Sa totoong buhay, ko is hindi mo siya masyado mahalata. Mahalata mo lang siya yan kapag
nasisinaga ng araw, no, yun. Medyo magko-contrast siya. Pero hindi to masyadong halata kasi black on black. Yung frame is black, tapos medyo parang hindi rin to sticker eh. Parang na print na rin siya dun, pero hindi rin siya paint. Yun, ganun yung design ni Mountain Peak Striker. Pero overall, napakaganda nung design ni Mountain Peak Striker talaga. Poging-pogi, sabi nga nila. So, abangan nyo po yung actual test ride natin. I-check natin yung lagi natin ginagawa na 5 categories para kay Mountain Peak Striker. So, yun lang. Quick bike check. Maraming salamat sa panonood, squeeze. See you in the next one. Peace out.